Guys, punta natin yung operator ng bao kasi pinaulit natin yung nakaraang tanim natin kasi tinamaan ng bagyo. Apat na bagyo sunod-sunod ang tumama, kaya ayan medyo pilyor yung kasama yan ng mga palay. Punta natin yung operator, si Abong. Subukan din natin mag-drive ng machine para at least ayan, si Abong yan. Drive din natin yung machine, guys, para experience tayo. Pero maliit pa lang ako, marunong na ako nyan. At the age of 10 years old, may sarili din kaming machine na ganyan. Kaso nga lang, yung lumaki na, bali, wala na wala na operator. So, failure. Gagamitin natin dito. Susubukan natin kasi certified certified seeds galing pa ng 9 siha. Subukan natin, guys, subukan. Bong! Paray! I-upload ko sa YouTube para makita nila. Kuya Abong ulit, guys, tatapusin niya to para at least
siguro mga 3 days to 5 days tatanim na ulit tayo dito para at ito'y pagkinabang. Magaling yan si Kuya Abong Bao. Ang tawag niyan is Bao Bao. Tuliglig. Tara, uwi na muna tayo guys dun sa ano, sa ating ubo. Magluluto tayo ngayon pagkain ni ano Kuya Abong. So ayun guys yung ubo namin, siguro nasa wala na, hindi naman siguro abot ng 200 meters yung lalakarin. Ito na yung mga nauna ko. Ayan, medyo madamo nga eh, pero kailangan pa-applyan ko pa yan ng gamot, ng pampawa, ano, patay ng damo. Ito yung una natin. Galing din to sa kilalang supplier ng ano, ng rice dito sa buong area ng Masbate. Kaya lang, ayun, tingnan nyo guys, oh. Kung mapapansin nyo, failure. Pero dahil sayang, medyo mahal yung pakabili natin ng ano, rice seeds na yan. Yung dalawang ano na to, dalawang kahon, iniwan natin. Ayan si Kuya Abong, oh. Natapos niya lang yan. Ilalagay natin yung 20 kilos doon. Kasyang-kasya yun doon eh. Galing pa ng Nueva Ecija yung bini na yun guys. Ayan, so uwi na tayo sa kubo. Pupuntahan natin yung nagluluto doon. Kasi alam ko pagod na si Kuya Abong. Kanina pa siya nag-start, siguro mga 2 hours na rin siya roon. Mahigit. Maya-maya pag kapagluto tayo, kain na tayo. Ito yung isa sa pinakamasarap sa buhay ng magsasaka. Na lahat ng kinakain mo, press, alam mo, mahirap siya pero napakasarap guys. Sa pagramdam na ikaw mismo yung nagtatanim ng sarili mong pagkain. Yung produce mo, ikaw mismo yung ano, sa lalo pag nag-harvest ka na sa sarili mo. Iba para pag pwede na. Ayan guys, may mga manukan din tayo pero konti. Hindi muna tayo focus dyan sa backbiting ngayon kasi medyo magkastos, pero baka sakali sa darating na panahon ambisyon din natin ito. Maganda klase manok ito eh. Bigay din tayo pinsan ko kasi kapatid sila, pero yung isa binabae kasi itong isa din eh, medyo takot sa akin. Palabas yun natin. Ayan siya, ayan. Upunta tayo guys, silipin natin yung ayan. Ayan yung kubot namin, tao din dito yung pamangkin ko si Bumbon. Okay. Ayan yung grupo namin, no? Ayan, so may bata. Say hi. Lumatkan. Mamaya na. Mamaya. Ayan, lapit na maluto yung kanin namin guys. Ayan, no? Kumukulo. Kanin. Ang init. So ito, magluluto tayo. Ayan yung mga gulay. Magluluto tayo ng minungguhan. Ayan. Sarni. Sarni yan guys. Oh. Ayan, may mga batuta dito. Ayan o. Oh. Ayan, mga pasaway na batuta. Kasama namin dito sa ano. Kasama namin dito. So, yan lang muna guys. Magluluto muna tayo. Ayan, kompleto din yung
ingredients natin eh, may ano din tayo, dahon ng ampalaya tsaka yung munggo, ito malambot na eh. Ayan, yung kasama natin driver, si Nunong. Ayan. Mag-vlog, mag-vlog tayo para at least man lang kahit pa paano makita. Ayan yung service namin. Mumurahin na sasakyan pero kung saan-saan nakakarating yan. So hanggang dito lang muna tayo. Bye-bye.